Yun. Mag-react lang tayo dito, no? Ito yung nung isang araw pa na ano eh, na itong babaeng ito, empleyado to ng Chinese eh, no? Kinursunada, tapos ni-rape. Tapos ang nangyari yata dito, para nung tumakas ito, kumuha ito ng 400 pesos. Ngayon, ang ginawa ng mga pulis, parang, alam mo na, yung usual na galawan ng mga pulis na corrupt, no? Parang itong babae pa yung idedemanda yata ng ano tawag dito, yung qualified theft, no? Eh, siyempre, nagalit ito si Rapid Tulpo. Ito ngayon yung nangyari yan. Ito. Yan, yan. Si sir, si Major, ito na. Colonel Justado Fabian, City Director. Magandang hapon po, Colonel Fabian. Sir, yeah. Colonel. Hello, good afternoon, sir. Opo, Colonel, tawag yung ba itong si Teniente Borja, Corporal Milio, Sergeant Mamawag, Patrolman Paluyot, and the... Yan ang problema, kaya kung minsan hindi mo rin masisi ito si Rapi Tulpo na maging ano eh, maging alam mo na eh, parang yung sinasabi nga ni Attorney Tibaya na parang nagsosyorkat eh, wala tayong magagawa eh, kailangan gawin, kasi kung buti nga ito, buti nga kamot itong si Rapi Tulpo. Ako kasi ang ano ko kasi, hindi ko makikita nyo kasi kung minsan binabatikos ko itong si Rapi Tulpo. Pag nakikita ko namang mali, no, kagaya doon sa ABS-CBN, eh, parang hindi maganda yung banat niya ron, no. Pero dito kasi, parang argabyado itong babae, eh, tapos itong mga polis na... La Borrera? Ayan. Station 4 po ito sila. Andalaw sa inyo Station 4, di po ba? Okay. This is what I want you to do, sir. My suggestion is, kung pwede, pakidisarman sila. Total, sila po ay papayal. Diyan nagagalit si ano eh, si Attorney Libayan eh, parang kung titingnan mo si Rapi Tulpo, parang nag-inuutusan niya, kasi iyon kasi yung lingwahe na alam ng mga pulis. Kasi kung makikiusap ka sa mga ito, sa mga pulis, eh wala eh, kita mo nga ito, biktima nga ito eh, tapos nagreklamo sa kanila, parang gusto pang ini-intimidate pa nila itong biktima na nan-rape, no? Eh kung hindi pinakailaman nito ni Rapi Tulpo, sa tingin niyo makakakuha ito ng hustisya, eh itong mga pulis nga ang parang nagiging padrino pa ng Chinese, no? Yan ang problema, kasi kaya kung minsan makikita mo si Rapi Tulpo na yung kanyang pamamaraan is hindi, kung mamimilos po na katulad ni Attorney Libayan, talagang hindi mo magugustuhan. Pero dito sa mga biktima, eh tama lang yung ginagawa nitong si Rapi Tulpo, no? Ito, pakinggan nyo kung ano pinagawa niya doon sa mga polis, no? Nang inyo pong investigation and detective management. So ang next move ko dito, Colonel, my suggestion is disarman sila, nang sa gayon yung baril po nila ay hindi nila pwede magamit na pangharas, panakot sa victim, family ng victim, at maging sa mga testigo. Tama ba, Colonel? At hindi po, ano pa? Disarmado po sila. While they're being investigated. Kasi sir, this is a serious crime. Apa. This is a serious case. Diba? Apa. Na inireklamo laban sa kanila. Rape po. At alam niyo po siguro itong kaso. Ano? Isipin mo, rape yung inireklamo nito. Eh, nasa ano pa naman, sa reglementary period yata o ano, basta ano. Eh, nakawala yung, ano, nawawala na ngayon yung Chinese, no? Siguro hindi natin alam kung saan nakapunta. Nung hinahanap nila yung Chinese, hindi na nila kilala, iba yung pangalan, pati yung negosyo yata, nakapangalan sa Pilipino. That is a corruption, no? Yun nga yung sinasabi ko na itong mga pulis natin, nung nawala na si Duterte,
kung papansin ninyo, talagang lumakas na naman ang loob nila na gumawa ng kalokohan. Kasi nung panahon ni Duterte, hindi pwede yung ganito eh. Yung na-rape na yung babae, ang roommate pa ay foreigner, in this case, Chinese, no? Tapos parang ito pang babae yung inaano ng mga polis. Eh, kababayan niya, ito supposed to be, they have to protect this lady or woman or girl or whatever. Doon sa mga inireklamo, at valid naman yung inireklamo nito, no? Ikaw ba naman ang ma-rape, magre-reklamo ka ba kung hindi totoo? Na tulungan itong victim, ang tinulungan nila ay yung Chinese na nang rape, kaya itong Chinese ngayon nakatakas. Kung ginawa sa nila yung trabaho nilang tama, eh sana itong Chinese ngayon nakakulong na, na-inquest at nakakulong. Hindi, sir, eh. Eh, namuamo na yung Chinese kasi nga po siguro dahil meron silang mapapala sa Chinese. Oh, yun yung sinasabi ko na... na siguro eh pwede mo ba namang papawalan mo ba yung Chinese, natural nagkapera sila doon, ikaw ba naman nagrereklamo ng rape yung kababayan mo, nirereklamo yung isang tao, eh sa tingin bakit mo pawawalan? Eh kung Pilipino na mahirap yun ang rape na yun, eh sigurado kinukulata na nila. Eh kaya hindi mo rin masisisi ito si Rapi Tulpo na ganito ang maging actuation nito sa mga ganitong sitwasyon, kasi ano eh, yun yung kailangan niyang gawin eh, unang-una lalo na ngayon senator siya. So kung makikita niyo si Rapi Tulpo, parang ang tingin kasi kung baser ka ni Rapi Tulpo, hindi mo iintindihin yung ginagawa niya. Sasabihin mo na mayabang si Rapi Tulpo, hindi po siya mayabang. Kung ano lang yung lingwahe na dapat niyang gamitin doon sa mga kapulisan, yun yung ginagamit niya. Kung kailangan niya maging brusko, nagiging brusko siya. Kasi yun lang ang naiintindihan salita eh. Katulad nito, kung hindi niya gaganituhin itong kernel na ito, kita mo ha, umabot pa sa district, sa city district director eh. Dapat dun lang sa station na commander, ay ikastiguhin niya na yung mga polis na sinasabi nito. Impobre, wala silang mapapala. Sige po, So sir, disarmahan muna sir, and then confide muna to headquarters. Wag muna silang lalabas na gala-gala sir, para hindi nila ma-intimidate, umatakot po yung victim. Tama ba sir, Colonel po? Apa, paano po sa invest natin? Salamat. Thank you. Kailangan pang sabihan sila ni Rapi Tulpo na disarmahan, eh dapat yun yung sinasabi ko na kung wala isang katulad ni Rapi Tulpo na ganito, hindi ko naman siya pinupuro dito kasi may mga lapses din naman to, may mga ginagawang mali nga. Sabi ko nga to sa channel to, hindi ko naman gusto yung mga pronouncement niya doon na dream team daw o bla bla bla, pero sa mga ganitong pagkakataon ito'y dapat pinupuri na natin ito, hindi na natin ito kasi naghahasa itong babae eh. Tapos itong mga nakawala yung Chinese, sa tingin nyo ba papawala ng mga polis yun ng ganun-ganun lang nang hindi sila nagkapera? Nagkapera sila doon, definitely. Nagkapera sila, isusugal nila yung kanilang tungkulin nang walang hindi nagkakapera. Akala kasi ng mga polis, no, hindi makakarating dito kay ano at magpapaareglo tong babae, hindi nagpaareglo. Kasi kung nagpaareglo tong babaeng to, wala silang problema, nagkapera na yung mga polis, nagpaareglo, kasi yun yung balak nila rito eh. Siguro sinabi dun sa Chinese, ako bala dito, i-intimidate namin to, magpapaareglo to, bigyan mo kami. Yung mga ganun diskarte ng polisi, alam na alam ni Rapi Tulpo. Eh ngayon, paano gagawin nyo? Kayo mga polis kayo, sana magtanda kayo, no? Tapos ngayon, magagalit kayo kay Rapi Tulpo. Tangin ang buhay yan. Nakao?